Hello guys, sa video na ito, gagawa po tayo ng stock review for Pldt Incorporated, ang largest telecom company sa Pilipinas. So kung nagbabala ka mag-invest sa Pldt or kung isa ka ng shareholder ng company, sana makatulong sa'yo itong video na ito. So unting background lang about the company, Pldt was incorporated on November 28, 1928. Pldt is the Philippines' largest fully integrated telco company through its principal business groups from fixed lines to wireless. Pldt offers a wide range of telecommunication and digital services across the Philippines, most extensive fiber optic backbone and fixed line and cellular networks. The company's wireless services are marketed under the Smart, TNT or Token Text, and Sun Cellular brands, while its fixed line services are marketed under Pldt Home and Pldt Enterprise. So the company's common shares are listed and traded on the Philippine Stock Exchange or PSE, while the company's American depositary shares are listed and traded on the NYSE or New York Stock Exchange. So ito naman po yung ilan sa mga subsidiaries ng TEL or Pldt Incorporated. So yung iba sa atin, medyo familiar na sa mga companies na ito. Una na nga dyan, Smart Communications Incorporated, Smart Broadband Incorporated, Digital Mobile Philippines Incorporated, Pldt Global Corporation, Pldt Philcom Incorporated, Pldt Clark Telecom Incorporated, Digital Telecommunications Fields Incorporated, Pldt Global Investments Holdings Incorporated, at Pldt Digital Investments Pte. Limited. So, ang chairman po ng Pldt Incorporated ay si Mr. Manuel V. Panghilinan. Siya rin po ay kasalukuyang humahawak ng executive positions sa ibang companies like Manila Electric Company, Manila Water Services Corporation, MediaQuest Incorporated, Associated Broadcasting Corporation, Pilix Mining Corporation, Pilix Petroleum Corporation, Manila North Tollways Corporation, and other companies under ng MBP Group. So now let's check their financials. Unahin na natin yung revenue at net income nila. So from 2018 to 2022, consistent na tumaas yung revenue ng company. While for their net income, makikita natin na from 2018 to 2021, consistent din itong tumaas. Pero sobrang laki ng ibinagsak nito noong 2022. So, based sa disclosure and articles na nabasa natin, dahil ito sa depreciation ng ilan sa legacy assets ng Pldt as well as the impact of its capital expenditure overrun. So, for the revenue, they have 5.66% na 5-year average growth, while negative 6.20% for their net income. And for their equity, makikita natin na sobrang laki rin ng ibinagsak nito noong 2022, with 5-year average growth na negative 0.21%. So, based sa disclosure and articles na nabasa natin, bumagsak din yung equity ng Pldt because they had to write off the 51.2 billion pesos in assets to take in new forms of technology. At para naman sa free cash flow ng company, para makuha yun, kailangan lang nating iles yung capital expenditures sa kanilang operating cash flow. So, gaya ng nakikita natin, sobrang laki rin ng ibinagsak ng free cash flow ng company for 2022. So, dahil nga rin ito sa pagtaas ng kanilang capital expenditures. So, based sa statement na galing sa chairman ng company na si Mr. Manuel V. Panghilinan, naniniwala sila na kaya nilang ibalik sa positive yung free cash flow ng company by 2024. So, para naman malaman natin kung meron bang strong financials ang Pldt or kung kaya ba nilang bayaran yung kanilang short-term debt, kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So, yung current ratio ng Pldt ay 0.33. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. So, meaning, hindi ganun ka-attractive yung current ratio ng Pldt. So, para naman sa debt-to-equity ratio ng company, para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung total debt sa total equity. So, yung debt-to-equity ratio ng Pldt ay 2.56. Based sa ating criteria, nasa proceed with caution ito. So, by that, we can say na hindi ganun ka-attractive yung debt-to-equity ratio ng Pldt.
So yung current EPS or earnings per share ng PLDT ay nasa 48.26, while yung kanilang PE ratio ay nasa 25.01. So meaning, we are paying 25.01 pesos to earn 1 peso. Now for me, hindi na ganun ka-attractive since lagpas na siya sa maximum PE ratio na gusto natin, which is 15. At kung ikukumpara natin yung PE ratio ng PLDT sa other telco and ISP companies na listed sa PSE, sobrang taas ng PE ratio ng company. So dahil na rin ito sa pagbagsak ng earnings nila for 2022. At para naman sa moat ng company, they have strong brand moat since PLDT is the Philippines' largest telecom company and they are very well known in our country. Also, their subsidiaries like Smart, Token Text, and Sun Cellular. At para naman sa intrinsic value ng company, ang ating computed intrinsic value for TEL or PLDT ay 1,725.36 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price ay 1,207.75 pesos. At para naman sa dividends ng PLDT, consistent silang nagbibigay ng dividends twice a year. So sa current price na 1,204 pesos, bibigyan niya tayo ng 11.13% na dividend yield. So nakabase ito sa dividends na ibinigay nila for the last 12 months. So pwede itong magbago based sa decision ng Board of Directors ng PLDT, lalo na kung hindi maging maganda yung performance ng company sa mga susunod na quarters. So overall, sobrang laki ng naging epekto ng budget overrun ng company sa kanilang financials. But I think PLDT is still one of the greatest company na listed sa PSE. Sa katunayan, kaya nila magbigay ng attractive dividends. So nagkaroon lang ng unting issue about sa previous management na sana maayos ng current management at maibalik nila yung tiwala ng kanilang mga shareholder, lalo na ng foreign institution. So, ayun lamang guys ang ating stock review for PLDT Incorporated. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung nakatulong man, please don't forget to like this video. At kung bago ka naman sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. Maraming salamat po.